totoo. Mga pangako't salita mo matutupad ito. Buti mo. Amen! Ngayon po, ay awitin po natin itong next na kanta. Ang title po ito ay Kalakip ng Awitin. Kung mayroon lamang akong salita
sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong tingin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi, natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dingin, kalakip ng awitin. Puso ko ay tanging sa'yo magmamahal sa habang panahon. Sa Panginoon na papuri. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Salamat sa mensaheng ating inawit. Thank you sa priest team. Tunay nga na mabuti ang Panginoon dahil tayo ngayon ay nasa huling linggo na ng taon na ito. At tayo ay buhay pa rin. At tayo nandito nagsama-sama upang magsamba sa kanyang dakilang pangalan. Sa pagpapatuloy ng ating pananambahan ngayong umaga, tayo po yung magkaroon ng individual silent prayer.
Psalm 100, a psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye the Lord, He is God. It is He that He made us, and not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Tayo po'y sama-samang manalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos na nasa langit, Diyos na banal, marami pong salamat, Panginoon, sa umaga na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa nakalipas ng mga buwan, linggo, Panginoon, araw, dumaan sa aming buhay. Sa taon na ito, Panginoon, bagamat napakahirap, Panginoon, ng taon na ito dahil sa mga pagsubok na dumating sa pandemya, sa mga bagyong dumating, pero kami nagpapasalamat sa inyo dahil kayong Diyos na nag-sustain sa aming buhay. Kayo ang Diyos na patuloy na nagbigay sa amin ng buhay. At kami ngayon, Panginoon, sa mga oras na ito, ay nagsama-sama, nagkakaisa sa aming puso at isipan, sa aming kaluluwa, Panginoon, sa isang layunin, at yun po ang itaas ang inyong pong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, bagamat maulan sa umagang ito, hindi po ito naging hadlang sa mga kasamahan po namin na nandito ngayon sa pagdalo sa aming physical gathering at sa aming mga kasamahan na sa kanikanilang tahanan. Aming pong dalangin na bigyan niyo po sila ng magandang connection upang sa gayon hindi rin po ito maging hadlang sa kanilang pakikiisa sa aming pong online worship service, Panginoon. Aming pong dalangin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na kayo po ang maglinis sa aming puso at isipan. Tawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming pagkukulang sa inyo, upang sa aming malayang pagsamba sa mga oras na ito, ito po hindi maging hadlang sa aming Panginoon. Aming dalangin ang bawat parte ng aming programa sa umagang ito, sa aming mga manunugtog, aming dalangin at tulungan niyo po sila, Panginoon, sa tono na kanilang tutugtugin, sa tempo, Panginoon, sa aming pastor na magdadala ng inyo pong mensahe, aming pong dalangin na bigyan niyo po siya ng makalangit na karunungan sa kanya pong pagpapahayag ng inyong salita. Aming dalangin na ang bawat isa sa amin na makikinig, bigyan niyo kami, Panginoon, ng isipan, puso, Panginoon, na handang tanggapin ang biyayang nagmumula sa inyo. Sa aming pong mga kasamahan na pupunta sa aming pong bahay-sambahan, aming dalangin ang inyo pong pag-iingat sa kanila kung sila man ay nasa daan, Panginoon. Aming dalangin ang mga kapatiran po namin na may karamdaman, kayo po ang magpagaling sa kanila. At aming dalangin na umagang ito, Panginoon, ang aming programa sa oras na ito ay magbigay ng kapurihan sa inyo. Ang lahat na ito, Panginoon, aming dinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po kayong magsiupo. Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan ngayong umaga, tayo po'y umawit ng mga himno sa ating Panginoon. Para po sa ating unang hymn, kantahin po natin ang The First Noel. Ayan. Ready?
natin ng Rejoice, Ye Pure in Heart. Kantahin natin lahat ng stanza ng awitin na ito. Sa mensahe ng awitin. Ngayon po, ihanda natin ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hello, sound check. Hello. Hello, sound check. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. Great, good. Purihin ng Panginoon sa umagang ito na tayo po ay nandito sa ating huling linggo ng taon na ito. And you know what? Ito pong linggo na ito ay isa sa linggo kung saan napakarama nating ipagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilanan na sa loob ng taon na ito, maraming mga bagay na hindi natin hawak. Ito yung mga araw, ito yung taon na ito na mas lalo tayong inililapit, mas lalo nating nailalapit ang ating mga sarili sa Diyos sa kadahilanan na we are not really certain of our enemies, especially sa tinatawag nating banta sa ating kalusugan. Itong panahon na ito, natuto tayong maging masinop sa lahat ng mga bagay. We know what is our priority. Again, due to the pandemic, we know what is really our priority. At isa sa pinakamatinding ipagpasalamat natin sa Panginoon, kung paano tayo sinustain niya sa loob ng taon na ito. So, itong linggo na ito ay talagang napaka dami nating ipagpasalamat sa Panginoon. Not only this Sunday should serve as the transition for the next year, but we would like to praise and thank the Lord how He proved His grace, His faithfulness sa buhay natin throughout the year. So, itong taon na ito, kaya na sinasabi ko sa inyo, inilalapit tayo ng husto.
sa ating Panginoon. Okay? Now this morning, just like what I have promised to you, the first Sunday we talk about the traditional Advent wreath, at hindi po natin na sunod-sunod yun sapagkat may mga intermission. Okay? And last prayer meeting, dahil talagang napaka-bighani ako nitong pag-aaral na ito, ay ipinagpatuloy ko ho sa inyo ang series na mayroon ho tayo discussing about this traditional Advent wreath. And we talk about the different candle, okay? And what this candle represents, okay? So the first Sunday, we talk about candle of hope. And last prayer meeting, if you remember, we talk about peace, okay? And of course, dalawa na lang ang ating pag-uusapan, pagpipilian sa hapong sa umagang ito. I do not know of what is in your mind, but there is only two candles that we need to choose, okay? In between love and joy. Okay? Pero sa kadahilan ng minarapat ko na pag-usapan natin sa umagang ito, we'll be talking about joy. Okay? So punong-puno tayo ng mga problema sa mga nakaripas ng mga panahon, but now this morning we'll be talking about the third candle of Christmas wreath, which is candle of joy. Now, mayroon po tayong iba't ibang mga, we are working our way around the various candles at dito po, pag-usapan natin sa umagang ito about the candle which speaks about joy. Kaya apat po yan, actually, ang panglima niyan, si Jesus Christ yung nakalagay dyan. So mayroon po silang iba-ibang mga kulay, pero natatangi ho yung ating pag-uusapan ngayon, which is color pink, and that represent joy. Okay? So, what is our references? Of course, napakarami po nating references, but I would like to show you this morning about the relationship of joy to our salvation and the relationship of Christmas, joy in relation to Christmas. Okay? So, napakalawak, napakabigat, napakalawak, at napaka-importante itong usapin patungkol sa tinatawag nating kagalakan in relation to our salvation, and we'll be talking and also joy in relation to Christmas celebration. But I would like to read to you, actually, sa mga traditional na mga churches, itong Sunday na, yung third Sunday ng December, we call it the Advent Sunday, yung third Sunday actually devoted to, we call it the Goodit Sunday. Ang tawag nila doon is Goodit Sunday. And that is from Latin word, from the word rejoice. So Goodit is Latin word for rejoice. So if you are thinking, ano po ba yung mga verses from the Bible that will remind us about rejoicing? Philippians chapter 4, verse 4. Okay? According to Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. I will see it again. Rejoice. Now, we will be looking a number of scripture this morning relating to Christmas and joy. And of course, kung mayroon man sigurong isa sa mga tinatawag nating reference natin sa ating pag-aaral about Christmas and its relationship with joy is in the book of Luke chapter 2, verse 8 down to verse 12. So if you have your Bible with you, okay, dito po natin hanguin ang ating pag-aaral. Sikapin natin na maikukunik natin yung kapaskuhan at yung tinatawag nating kagalakan. Okay? Now, okay, based on our passage, okay, makikita po natin, okay, isa sa mga bagay na ang tao ay nagsiselebrate o isa sa mga sinisilibrate, okay, ng mga tao sa araw ng Kapaskuhan ay yung celebration during Christmas. Ngunit nais ko pong i-share sa inyo na kung mayroon man sigurong pinaka-joyful na season sa kasaysayan ng isang taon o sa buong taon, ito po yung season ng Christmas. So sa mga katwid, Christmas is truly what a joyful season. Okay?
Sapagkat sa buong season na ito, okay? Sa buong season na ito, sinisilibrate natin ang Christmas sa pamamagitan ng mga musika, sinisilibrate natin yung Christmas sa pamamagitan ng mga awitin, sinisilibrate natin yung Christmas sa pamamagitan ng mga ilaw, at sinisilibrate natin ang Kapasguhan sa pamamagitan ng mga dekorasyon. Okay? So sa makatuwid, bukod sa sinisilibrate natin ang Kapaskuhan sa mga tinutukoy ko, okay, sinisilibrate din natin ang Christmas sa pamamagitan ng pag-get together ng mga pamilya, get together ng mga kaibigan, sa pamamagitan ng tinatawag nating exchange gift. So, sa mga katuwid, itong idea na ito ay masasabi ko that itong Kapaskuhan na ito is a joyful moment of the year. Okay? Yan yung tinatawag nating Kapaskuhan. Kaya nga lamang, ito yung problema nating makikita. Isa po sa mga nakakalungkot isipin na ang celebration ng Christmas season o isa sa mga hindi magandang feeling ano sa season na ito, a joyful season, ay nahahijack yung joyful season na ito mula sa tunay na kagalakan na nakasentro sa araw, sa Christmas. So sa makatwid, kung titingnan natin sa pangkasalukuyan, okay, paano nahahijack yung momentous moment o yung joyful moment of Christmas, nahahijack po ang mga ito sa kadahilanan na may mga pagkataon na hindi tayo nakapag-decorate, hindi tayo nakapagpailaw, hindi tayo nakapatugtog ng mga awitin, hindi tayo tinatawag natin, parang hindi ito yung normal. Okay? Kaya kung titingnan natin mabuti, parang na-hijack yung moment of celebration simply because of not doing what is traditionally have done during Christmas. Okay? So, alam nyo, napakabigat. Alam nyo mga kapatid, okay? Isa sa mga bagay na naisip ko, may mga nagtatanong minsan, Pastor, ano bang kaugnayan ng sa Christian, pagiging Kristiyano, yung pag-decorate ng mga Christmas decor? Ano bang kaugnayan sa pananampalataya yung pagpapatugtog ng mga Christmas music, mga decor, o iba't ibang mga sinasabi sa araw ng Kapaskuhan? Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, I would like to tell you that itong mga decoration na ito, it has to do with our emotional association. Okay? Ang ibig kong sabihin, dahil matagal na natin itong ginagawa, matagal na natin itong nakikita sa paligid, there is emotional association sa atin. Now, when you remove that, pag tinatanggal natin itong mga bagay na ito, para mo na rin tinanggalan ng kaligayahan ang isang tao. Because I call it emotional association. It was associated with our feeling. And sometimes this is the problem. Okay? Nawala yung joy natin, na-hijack yung ating joy because we are not able to decorate, we are not able to do what is ginagawa natin regularly sa araw, sa tinatawag nating season na ito. Now, nice ko lang pong emphasize sa inyo na ang pag-celebrate ng Pasko is not about the centers on decoration, lights, music, but the center of Christmas nating makikita, the heart of Christmas is the outstanding good news that Jesus Christ was born as a Savior into this world. So sa makatwid, from the beginning to end, okay, the Christmas story is punctuated with various outbursts and a moment of joy, and they all center about the birth of Jesus Christ. So, hindi tayo pwedeng lumayo sa pagkasilang ng ating Panginoon when we celebrate Christmas. The real, you cannot get around it, you cannot spill Christmas without Christ, and you cannot enter in the true joy of the season without Jesus. Now, sa puntong ito ngayong umaga, mga kapatid sa pananampalataya,
Mayroon po akong tatlong katotohanan na ibahagi sa inyo patungkol po sa kagalakan sa Kapaskuhan. Okay? At itong tatlo na ito na katotohanan ay matatagpuan po natin mismo sa talata na mayroon ho tayo ngayong umaga. Okay? Isinasaad dito sa kwento ng Kapaskuhan ang tatlong katotohanan na ito. And I hope that these three truths will capture, okay, the true meaning of joy at Christmas. Okay? Now, the first truth that I am going to share to you is that joy brings the joy, Jesus brings the joy of salvation. Okay, listen carefully. Okay? Paano ba naiugnay ang kagalakan sa Kapaskuhan? Okay? Who is the center of Christmas? It is not the decoration. It is not the music. It is not the lights. But the center of Christmas is Jesus. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, you cannot get around it. Okay? You cannot go out of it, and you cannot spill Christmas without Christ. Now, sa puntong ito, how this joy relate to Christmas? How can we connect that joy and Christmas? Number one ating makikita is that Jesus brings the joy of salvation. Okay? Tunay na mayroon tayong kagalakan sa araw ng Kapaskuhan sapagkat ang sentro dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? At unang makikita natin is that Jesus brings the joy of salvation. Okay? Yan po yung unang relationship, okay, ng joy sa Christmas because Jesus brings the joy of salvation. So una ho nating makikita dito, okay, Jesus brings the joy of salvation. Okay? Now, Jesus brings the joy of salvation in so many areas of life. Okay? Sa makatwid, nagdudulot ang ating Panginoon ng kagalakan sa maraming lugar sa buhay natin. Ngunit, ang kagalakan ito na tinutukoy ko sa inyo is associated with Christ's birth is the joy of salvation. Okay? So, sa puntong ito, makikita po natin, last time pinag-uusapan po natin, ano bang ibig sabihin? O last prayer meeting, do you remember that sinasabi ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo, ano bang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Okay? Ang pangalang Jesus natin makikita, it means salvation. Okay? At dito ho, sa ating pag-aaral, nais kong titingnan natin, ano ba yung connection na sinasabi ng Biblia between salvation and joy? Now, like for example, okay? Isa po sa panalangin ni David in the book of Psalm chapter 51 verse 12. Look at this verse. Sabi niyan, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Now, in relation to this passage, this is a prayer of David. Okay, sabi niya sa Panginoon, "Restore to me the joy of your salvation." Now, tandaan natin na itong awit na ito ay sinulat ni David. Okay? Pagkatapos niyang magkasala sa pamamagitan ng pangangalo niya. Okay? Si David ho ay talagang nagkasalang lubos laban sa Diyos. Ngunit, naintindihan niya ang koneksyon ng kaligtasan at kagalakan. Kaya, kung atin hong aralin at isipin itong talata na ito, si David ho ay nagsisising lubos sa kanyang kasalanan at hiningi niya sa Diyos ang kapatawaran at okay, hinahingi ni David sa Diyos na maibalik sa kanya ang kagalakan ng kanyang kaligtasan. So, sa makatawid, there is connection between joy and salvation. Okay? So, just like that, we hold this passage as our strong point when we say that actually salvation cannot be lost. But once you caught, okay, kung tayo ay nagkakasala, ang nawawala sa atin yung kagalakan ng ating kasalanan. And you know, I do not know, but in our experiences, when we fall into sin, what is the first thing? Okay? Yung guilt na natin. At kung magtutulak po ito na mawawala po talaga yung joy natin.
But it's different thing to say that your salvation will be lost. The joy of your salvation. Your salvation will not be lost. Okay? Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, this is an issue. Hindi pa ako isinilang, hindi pa kayo isinilang, nawawala ba ang kaligtasan at hindi nawawala ang kaligtasan. But for my understanding, I believe that salvation is one save, always save. I entrusted, I cannot question, okay, the sovereignty of God over my salvation. Kasi nga ito yun eh. Okay? Ipinapaubaya ba na, niligtas ka ng Diyos, tinubos ka ng Diyos, ang katubusan ito ba ay ipinapaubaya na ng Panginoon sa buhay mo? Kasi ito yung argument ng marami. Okay? Na, wala naman talaga yan eh. Hindi naman totoo yung one save, always save. Pero nais ko lang pong sabihin sa inyo na ang Panginoon po, pag nagbigay ng kaligtasan, hindi po niya binabawi. Kayo minsan, nagbibigay kayo ng gift, kinukuha niyo rin yung gift. God, salvation is a gift. Okay. And means God give this gift, hindi po kinukuha ng Panginoon. Isa pang katotohanan na ang kaligtasan, ibinigay ng Panginoon sa iyo, hindi po ipinapaubaya ng Panginoon sa iyo ang kaligtasan. Siya pa rin ang umahawak ng iyong kaligtasan. Kaya ang argument ng iba, ang magpapatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, not knowing the context. What is the context of that passage? Because that passage found in the book of Matthew chapter 24, and the context of that is not actually, this present time, the context of that is, and there are some covenant theologians, okay? Marami pang mga theologian nating makikita dyan, okay? Na nagka sa salungat-salungat regarding this salvation, if it is mawawala o hindi mawawala. But as far as my conviction and my understanding and the Bible is concerned, salvation cannot be lost. But the joy of salvation will be lost. Nating makikita dito, and it is this profound lesson, nating makikita in this particular passage when David, okay, repented from his adultery, okay? He sinned against God greatly, okay? And ang sabi nating makikita dito, ang sabi ni David dito, restore to me the joy of salvation. Hindi niya sinasabi, restore to me my salvation. Restore to me the joy. Okay? Kaya nga lamang, nais ko lang pong sabihin sa inyo, dahil sinabi na hindi mawawala ng kasalanan, pwede siguro itong maging daan para patuloy akong gumawa ng hindi maganda. Yan ang mga kapatid sa pananampalataya, that is not actually coherent o hindi po siya logical sa atin pong teaching. Kasi minsan, hindi naman pala mawala yung kasalanan eh. Kahit gumawa ka ng masama, Hindi naman pala, di gagawa na ako ng ligtas naman pala ako hanggang sa, alam niyo mga kapatid, that argument is not really logical with biblical argument. Because when we already saved, what? We will become rooted, will become grounded, we are growing in our knowledge with the Lord. Now, if you say that you are saved and there's nothing changed in your life, sabi ng isang commentator, no. Salvation that must change something in your life hindi po yan yung tinatawag nating yung faith na hindi nagbabago ng buhay ay hindi po yan yung faith na nagliligtas sa iyo at magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalatayang hindi nagbibigay pagbabago sa buhay mo, ay hindi po yan yung pananampalatayang makapagliligtas sa iyo. Because if you are really having that faith, it changes you. There is a real transformation in your life. Okay? Yan po yung katotohanan nating makikita. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ikaw ay mananampalataya, ay mayroon talagang manifestation
na nagaganap sa buhay natin. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, kung ang pananampalataya mo na yan ay hindi nagbago ng buhay mo, hindi talaga yan yung pananampalatayang magliligtas sa iyo. Okay? Because there is changes in your life. Now, isa sa mga mahalagang karagdagan pang connection, what is the relation between joy and salvation? Look at Isaiah chapter 12 verse 3. Okay? We find the connection between joy and salvation in Isaiah chapter 12 verse 3. Anong sabi ni Isaiah? Sabi niya, with joy, you will draw water from the wells of salvation. Now, kung titingnan ninyo itong passage na ito, this is a beautiful image. Okay? Isaiah is prophesying about the second coming of Jesus Christ. Okay? Which was the large part of the focus in the Advent season. Okay? Now, the Advent o yung pagbabalik muli o pagpaparito ng ating Panginoon is not only to remind us about the first coming of Jesus, but also it gives us an idea, it will capture our mind about the second coming of Jesus. How do you anticipate the second coming of Jesus? Alam mo mga kapatid sa pananampalataya, napakaraming mga issue na dumating ngayon. Okay. Dumating na ho yung vaccine, na-develop na ho yung vaccine. When I went to the north, okay, ang issue doon is, pag nagpapabaksin ka daw, iyan daw ho yung may kasamang 666. Now listen carefully, okay? Sabi ng isa, pag ako magpabaksin, ay sabi ng isang ano doon daw, pa ikaw nagpabaksin, huwag ka nang pumasok sa simbahan. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, this is how we actually embrace the idea of coming. Sabi ko sa isang pastor doon, alam mo kapatid, pag dumating man yan at totoo man yan, okay, ako naman ay hindi naman para sa akin, ay hindi naman ako natatakot sa pagbabalik ng Panginoon. Ito po'y para sa atin bilang mga mananampalataya. Now, if that is God's way to fulfill His plan to return, then who am I to block the plan of God? If that is His way. Okay? Alam nyo minsan, isa po sa mga problema natin, in anticipating the coming of the Lord Jesus Christ, magkaiba-iba ho yung ating mga pananaw. Alam nyo, iba-iba yung view about the coming of Jesus. Yung iba, nakarating na si Jesus. Pangalawa, tahimik lang. Yung iba, hindi naman talaga babalik si Jesus. Okay? But we Christian, we believe about futuristic idea that Jesus will come. Okay? Historical, mayroong view na historical, mayroong view na ideal. Tayo po, futuristic yung view natin that Jesus will come one day. Ideal says, no longer, yung mga sinasabi sa Biblia about the future events, that is ideal. But it is not literal. Okay? But we believe the Bible. Okay? The Word of God. And the Bible is teaching that Jesus is one day coming. And Christian, how do we anticipate His coming? Okay? Now, sa puntong ito, makikita po natin, okay? In relation to passage of Isaiah, chapter 12, verse 3, it was connected with Isaiah chapter 11. And do you know, last prayer meeting, how I explained to you about Isaiah chapter 11? What is Isaiah chapter 11? Speaks about or told us. Isaiah chapter 11, okay? Where Christ's return will bring peace on earth. Okay? And you know what? Yung pagpaparito ng ating Panginoon sa kanyang muling pagpaparito, siya po ay magdadala ng kapayapaan sa mundong ito. At ang kapayapaan ito ay hindi lamang peace between nation, but this peace extended to the nature or to nature, and not only it was extended to nature, but also extended even to animal kingdom. And listen carefully, okay? If you in Isaiah chapter 12, makikita po natin that Isaiah was speaking about salvation and the joy that accompanies his salvation. Okay? Kaya sabi niya, with joy you will draw water
the wheels of salvation. So, nakita ni Isaiah dito, ni Isaias dito, ang kaligtasan ng Diyos. At ang kaligtasan ng Diyos na makikita natin, the joy that accompanies His salvation, yung pagliligtas ng Diyos sa Kanya. So, sa mga katuwid, sa puntong ito, there is no true joy without salvation. Okay? And there is no true salvation without joy. Okay? Tandaan ninyong mabuti yan. Bilang mga mananampalataya at naintindihan, okay, ang kaligtasan, there is no true joy without salvation. And there is no true salvation without joy. Kaya kung ikaw ay tinubos na ng Panginoon, maramdaman mo ang kagalakan. Okay? Kung ikaw ay hindi pa nakaranas, okay, wala pong tunay na kagalakan kung walang kaligtasan. So, these two, joy and salvation, will go together, and they especially go together in the scripture. Okay? Now, let us go back to our passage. Okay? Ito po ay higit pang ipanipaliwanag sa atin hong scripture ngayong umaga. Okay? Now, listen carefully now. We are talking about the scenario of the birth of the Lord Jesus Christ, and we are talking about joy and salvation. Like, for example, okay, in Luke chapter 1, okay, verse 39 down to verse 45. In this passage, okay, ito po yung tala ni Lucas, okay, patungkol ho sa historically patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, this speaks about the historical story of Jesus, ano, written by Luke to particular person, and that is Theophilus, the lover of God. Kaya makikita niyo po sa unang bahagi, verse 1 down to verse 5, ipinapakilala po doon kung para kanino ba talaga itong gospel na ito, and who wrote this gospel. Okay? Now listen. Okay? Speaking about the relationship between joy and salvation, it gives us, the Bible gives us another idea that it has related, and this joy of salvation, true salvation and joy, the two go together. Okay? Now listen carefully in Luke chapter 1, verse 39 down to verse 35. Okay? Dito ho, makikita po natin that Mary was pregnant with Jesus. Okay? And she went to visit her cousin Elizabeth. Okay? And we know that Elizabeth also was pregnant of John, okay, the Baptist. Okay? At ito po yung pagkasabi ng ating passage. Sabi niyan, at the time Mary got ready and hurried to a town in hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. Okay? When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb. And Elizabeth was filled with Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you, young woman. Blessed is the child you will bear. But why I am so favored that the mother of my Lord should come to me? As soon as the sound of your greetings reached my ear, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished." Now, I would like to explain to you this particular scenario. Okay? I love the scenario. Anong nangyari? Si Maria ay pumasok sa tahanan. Okay? Ni Elizabeth, okay? Tsaka ng ni Zechariah. Now, sa kanyang pagpasok, okay, makikita po natin doon that as he entered the house, John the Baptist, who was, sino po si John the Baptist ay ibinubuntis pa lang at this particular time, ano, okay? Ngayon ho, okay, according to the scripture, John the Baptist, who was filled with the Holy Spirit from the womb, start jumping for joy. Why? Okay? Because Elizabeth puts it, Mary was the mother of her Lord. Okay? Jesus is Lord. So Mary was the mother of Jesus, and John was in close proximity with Jesus, who had come to bring salvation for his people. And so John begins jumping with joy in his mother's womb. Okay? And you might wonder, how is that possible? Well,
Sa puntong ito, because John was filled with the Holy Spirit. Okay? So, kung titingnan ninyo sa senaryong ito, nandoon ho yung dalawang member ng Trinity. Si John, si Jesus, at nandoon din yung Holy Spirit. So, kung titingnan natin mabuti, okay? You have God, the Spirit filling John the Baptist in Elizabeth's womb, and you have God's Son growing a child in Mary's womb. Now, sa puntong ito, makikita po natin na ano ba yung ginagawa ng banal na Espiritu. Now, the Holy Spirit's role is to glorify Jesus as Savior. That's what the Holy Spirit does. The Holy Spirit's job is to get excited about Jesus. So, okay, when Jesus enters the house of when Jesus entered the house in Mary's womb, John the Baptist, who is filled with the Holy Spirit, get excited about Jesus because the Savior has come. So kung titingnan natin mabuti, okay, ito po yung realidad na makikita natin, mga kapatid sa pananampalataya. You can see and you can definitely identify ang isang mananampalataya who is really filled with the Holy Spirit. Because the person or the believer who is filled with the Spirit, there is an excitement in his life or her life to serve the Lord. But look at the believers who do not even possess or hindi talagang possess ng banal na Espiritu, there is no joy in serving the Lord. And you know now what is the reason why that believers are not excited in serving the Lord? Because he was not filled. The role of the Spirit is to get people excited about Jesus. Now look at now, why there are so many Christians are not excited about their service to the Lord? Why there are so many Christians are not excited at coming to the church? Why are so many Christians are not even excited to share the gospel of Jesus? Why are so many Christians are not even so generous in giving for the Lord? What's the reason? Because there is a problem of their experience with the Holy Spirit. Because a person, according to our passage, a person who is possessed with the Holy Spirit, the role of the Holy Spirit is to get people excited to serve the Lord. You are here this morning, and I do believe that the reason that you come here, because you are motivated by the Holy Spirit in your life. You are motivated to hear His Word, to examine His Word, to passionately, what? Serve Him, to worship Him corporately. Yan ang mga kapatid sa pananampalataya. This is the reason, okay? Why I am passionate, why you are passionate in doing things for God. Because absolutely, the Holy Spirit makes you, what? Excited about things of God. But if the Holy Spirit are not working in your life, there is no passion. There is no ignition. There is no fire. And you know what? Your life will become boring. And your Christian life become dull. Kaya nga sabi sa Biblia, do not quench the Holy Spirit. Right? Why? Because the Holy Spirit, the role of the Holy Spirit is to give you excitement to serve the Lord. Now listen carefully. There's another great example in the Christmas story about relationship of joy and your salvation. Okay? Do you remember the story, okay, of the wise man? Okay? Where can we find in the gospel the story of the wise man in the gospel of Matthew? Okay? Ano bang ginagawa nitong mga wise men na ito? No? Let's look at this passage, chapter 2 verse 9 and 10. Okay? After they had heard the king, they went on their way, and the star had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. Okay? Now listen carefully. Okay?
Isa po sa mga karagdagang halimbawa na masabi ko na ugnayan ng kagalakan at kaligtasan is this scenario. Okay? The wise man traveled a great distance just to see the Messiah. Okay? And not just to see the Messiah, but also to worship Him. So sa mga katwin, ano bang nagtulak sa kanila traveling a far distance, not just days, not just weeks yung travel nila, napakalayo. And the only activity, okay, that they were doing was to just find the baby and to worship Him. Now, nababayaran ba tayo just to go to this place, hindi alintana ang panganib, ang layo, ang uhaw, ang init, just to look at the child, okay, and just bow down. Kung ganun lang, sabi ko, magtrabaho na lang ako ng iba. But this magi, okay, they have that excitement. Okay? They have that excitement, okay, na ginagawa, they have that excitement, ano? Okay? Imagine mo, hanapin mo, you don't know where exactly that Jesus was born. Tanungin mo lahat ng mga tao, okay? Where to find? Wala pang Waze noon. Wala pang Google Map. Mayroon lang silang star. Pero, alam nyo, mahirap. Okay? But these people, okay, they did not stop. Even though they did not know exactly where He was born. They did not stop. Okay? And the last, ang stop na makikita natin dito is just chapter 2, they were asking where was the king was born. Now, sa puntong ito, okay, nung natagpuan po nitong mga wise man na ito, ang lugar at ang ating Panginoon, okay, they rejoice. Okay, why? Because Jesus was the Messiah who had come to bring salvation to His people. So now, we will see the connection. Salvation and joy belongs together. And joy and Christmas belongs together. Because Jesus came at Christmas to bring us joy, especially the joy of salvation. So, the joy of salvation. So, the first truth na makikita po natin, okay, is pertaining Jesus, okay? And Jesus, ang kagaya na sinabi ko sa inyo, brings the joy of salvation. Second, is that the second point, what we're going to talk about is that joy leads to proclamation. Okay? Now, sa puntong ito, makikita po natin yung pangalawang punto. Okay? Joy lead us to proclamation. Okay? To share the good news with others. Na kung mayroon tayong kagalakang lubos sa buhay natin sapagkat nakamtan natin itong kagalakan na ito ng kaligtasan, then ito po ang magtutulak sa atin to share the good news of Jesus with others. Now, look at Luke chapter 2, okay? Yung statement ko na ito ay dinidemonstrate sa atin about joy and joy that leads to share the good news of others. Luke chapter 2, verse 8 down to verse 12. Sabi nito, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flock at night. And the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people today. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloth and laying in a manger.'" Na kung papansinin ninyo, yung balita patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, okay? Hindi lamang siya basta-bastang balita, okay? It is a good news, okay? And not only it is a good news, but it is a good news of joy, okay? So sa mga katwid, okay? Mayroong maraming klaseng balita, ano? Joy, pero itong news na ito, it's a good news of joy. So sa mga katwid, hindi lang ito balita na malaman mo ang isang pangyayari, but this is a good news of joy. So, higit po ito
sa pangkaraniwang balita lamang. Ano? So it is a good news or great news of joy. Ito kasing sinasabi dito, it is a great news of joy. Okay? At kung titingnan natin, okay, this is great news of joy for all people. Okay? And how this become a great joy for all people? Of course, makikita po natin that it was become great news for all people, great joy for all people when we share it with them. So, alam niyo ho, ang pagbabahagi ng mabuting balita o ang pagbabahagi ng magandang balita ay ginagawa natin ito sa lahat ng panahon. Okay? Unang-una, kung mayroong magandang nangyayari sa buhay natin, sineshare natin, okay, we talk about it with our friend, we talk about it sa ating trabaho o sa ating katrabaho. And sometimes when we experience great news sa buhay natin o good thing sa buhay natin, we post it on Facebook. We broadcast it, okay? Halimbawa, pag isang nanay nanganak, you have to put picture o pinipicturan mo yung bata, i-post mo ngayon because this is good news. This is great joy, okay? So we do that all the time, okay? We share good news all the time. So maraming mga kapamaraanan at maraming mga avenue, we share the good news. Now, sa puntong ito, okay, if we tell everyone about the birth of our children, how much more we should proclaim the birth of God's Son? Okay? Sa makatawid, good news is for sharing. Okay? Ang mabuting balita ay dapat nating ibahagi. And there is no better news than the news that the angel shared with the shepherd at first Christmas Eve. Anong sabi doon? Today in the town of David, a Savior has been born for you. He is Christ the Lord. So, anong ginagawa ng mga shepherd pagkatapos nilang natanggap ang mabuting balita na ito ng dakilang kagalakan, okay, para sa lahat ng mga tao? Okay? Look at verse 15, down to verse 18. When the angel had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Then when they see them, they spread the word concerning what had been told about the child, and all who heard it were amazed at what the shepherds told them. So sa puntong ito, makikita natin, okay? Nung narinig ng mga anghel ang patungkol sa mabuting balita para sa lahat ng tao, chinecheck muna nila kung totoo ito. At pagkatapos na patunayan na totoo yung sinasabi ng anghel, anong sabi nila? Okay? They spread the word to others. Why? Because good news is for sharing. This was good news of great joy to all people. And it would have been wrong for them to keep it to themselves. Why? Because joy leads to salvation. Ano mga kapatid, ano? Napagandang mensahe. Kasi ganito yun, ano? It is rare na makikita ng isang tao yung anghel. Okay? Bihira lang po talaga. And sometimes people got astonished when they saw that heavenly being. Pero sa puntong ito, this angel are not actually astonished with the shepherd, with the angels, itong shepherds na ito. What they were astonished is the message of the angel. Okay? Alam mo, minsan may mga taong very charismatic ang dating. Pag nakita mo pa lang yung tao, motivated ka na. Di ba? Pag nakita mo pa lang siya, talagang maging excited ka na sa buhay mo. Okay? Pero itong mga shepherd na ito, they were not really actually fair there. Okay? But what idea na makikita natin dito, the shepherd actually much focused on what is the message of the angel. You know what is the message of the angel? About salvation of all people. So after that, na receive nila doon, ibinahagi nila yung patungkol sa sinabi ng anghel. Hindi lang binabahagi ang anghel. Di ba?
But what they shared is the message. Okay? They have checked it with themselves, and after that, okay, binahagi nila. Why? Because this is good news. And good news again is for sharing. Okay? Ginagawa natin yan sa maraming, maraming panahon o maraming time sa buhay natin. And panghuli na titingnan po natin is that joy leads to praise. Okay? Joy leads to praise. Okay? Ito po yung makikita natin sa ating passage. Okay? Now look at verse chapter 1, verse 46 down to verse 49. Okay? Sabi nito, and Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of a humble state of his servant. From now on, all generation will call me blessed, for the mighty one has done great things for me. Holy is his name. Anong pumapasok sa isip ninyo when you encounter this verse? This verse pertains to Mary's Magnificat. Okay? The Song of Mary. And you know, this is one of the passage where our neighboring faith believes that Mary was God. Blessedness. He called me blessed. Okay? And sometimes they relate it as Mary was the another deity natin makikita. So blessedness is different from being deity. Magkaiba po. Kaya sabi nila, ito yung kailang reference actually. Mary's Magnificat. Kaya nga, paniniwala nila, because of the statement, Mary was God. But blessedness is different from God. Okay. Ang sabi lang dito, nating makikita, is that all generation will call me blessed. Okay. Now, sa puntong ito, makikita po natin, okay, ano bang idea? Okay. Mary magnifies and glorifies the Lord for choosing her to be the mother of Jesus. At kung papansinin natin, nandito po yung kagalakan, okay, na may, ang kagalakang ito, o yung, kung papansinin natin, ito yung ginawa ni Mary, yung expression ni Mary that she glorifies the Lord for choosing her to be the mother of Jesus. Yung expression niya ng pag-magnify niya, ang glorify niya, kung papansinin nito, mayroon pong bakas ng kagalakan dahil sa kanyang kaligtasan. Okay? Yan po yung makikita natin. Mary rejoices in God, her Savior. Okay? Sabi niya dito sa bandang dulo, sa ating talata, okay? For the mighty one has done great things for me. Okay? Holy is his name. Okay? Now, dito ho, okay? Yung bakas ng kagalakan na mayroon si Maria ay may kaugnayan sa kanyang kaligtasan. Mary rejoices in God, her Savior. So if you are God, you don't need Savior, but Mary needs a Savior. Okay? She is filled with joy. Puspos siya ng kagalakan at kagalakan dahil sa kabutihan ng Diyos Ama sa kanya. Okay? At yung kagalakan na mayroon siya, nagbabol tungo sa papuri. Okay? Nabuo yung nagbabol over into praise. So, sa makatwid. At makikita natin dito, okay? We find the same pattern also. When they return from sharing the good news of Jesus with the people in town of Bethlehem. Anong sabi ng talata natin, Luke chapter 2, verse 20? Sabi niya, the shepherd returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen which were just they have been told. Okay? Joy leads to praise. Okay? Joy leads to praise. So, dito ho. Hindi lamang ang kagalakan ay nag-lead sa atin to proclaim, but it leads to praise. Now, in conclusion, nais ko pong i-share sa inyo itong tatlong ito. Okay? Unang-una, first of all, sa punto natin, unang-una nating makikita is that Jesus brings the joy of salvation. Okay? To those of you who are listening and watching,
this morning? Do you know Christ as your Savior? Do you know the joy that comes from having Christ as your friend and having your sins forgiven? Do you know the joy of being restored in right relationship with God through Jesus Christ, our Savior? The message of angel, the message that the angel gave to the shepherd in the town of David, a Savior has been born to you, Christ the Lord. Itong mensahe na ibinigay ng anghel doon sa mga shepherd is the same message that we need today. That Jesus is a Savior who was born to you. He is Christ the Lord. There is no true joy without salvation. And there is no true salvation without joy. Jesus is the reason for the season. If you have never trusted Jesus as your Savior, then you are missing out on the true joy of Christmas. At sa atin bilang mga mananampalataya, joy leads to proclamation. If you do not know Jesus as your Savior, then you need to spread the word. If you know that Jesus as your Savior, then you need to spread the word. How many people have been told about Jesus this Christmas season? You don't need to be trained to be theologian to share Christ with others. Ibahagi natin siya sa Kapaskuhan, o ang patungkol sa Pasko ay ang patungkol sa Kapaskuhan ay ang pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo, ating tagapagligtas. Sabihin natin na ang ating Panginoon ay namatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating kasalanan upang tayo ay patawarin. Sabihin natin na ang Panginoon ay nabuhay muli pagkatapos ng kanyang kamatayan at siya po'y buhay sa mga oras na ito. Sabihin natin na si ang ating Panginoong Jesucristo ay babalik upang magdulot ng kapayapaan sa daigdig na ito. At yan po ay mabuting balita. Alalahanin natin na ang mabuting balita ay dapat nating ibahagi. If you know Jesus as your Savior, then you know the joy of salvation. And the joy of salvation leads to proclamation. And finally, okay, it leads to praise. Nagpupuri ba tayo sa Diyos sa bawat ora, bawat araw dahil sa ating kaligtasan? Nagpupuri ba tayo sa Diyos dahil sa Kanyang kamangha-manghang biyaya? Nagpupuri ba tayo sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak sa atin upang tubusin tayo? Nagpupuri ba tayo sa Kanya, sa Kanyang kabutihan at Kanyang kindness para tayo ay patawarin sa mga kasalanan? Pinupurihan ba natin ang Panginoon dahil sa Kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa buhay natin? Okay? Yan ang mga kapatid sa pananampalataya. Isa sa mga dapat nating pasalamatan o pinapurihan natin ang Panginoon sa Kanyang miracle. And that is the incarnation of Jesus na siya po'y magkatawang tao sa araw ng Kapaskuhan. Mga kapatid sa pananampalataya, this is the challenge para sa atin. Okay? With joy, you will draw water from the wells of salvation. Isa po sa mga encouragement sa atin ngayong umaga, we have to draw joy from the water of wells of salvation. Huwag nating ito yung isa sa mga bagay na available para sa atin, ano? Okay? If you do not experience joy sa buhay mo, sabi sa ating talata sa Isaiah chapter 12 verse 3, with joy you will draw you will draw water from the wells of salvation. Now if you are not happy with your Christian life this morning,
Kung naramdaman mo na kinakailangan mo ng kagalakan sa iyong kaligtasan, ang hamon sa atin is that draw water from the wells of salvation. At dito, hindi lamang po tayo pinapakuha, pinapaigib ng konti. Draw a bucket of joy from the wells of salvation. So sa makatwi, okay, there is enough source when it comes to experiencing joy sa buhay natin. And the invitation is, draw. Now listen carefully, mga kapatid, sa pananampalataya. There are so many discouragements sa atin itong taon na ito. But before we close this year, I hope that I will present it to you that we can draw joy, a bucket of joy from the wheels of salvation. As we make a transition from 2020 to 2021, kaya na sinasabi ko sa inyo, okay, mahalaga ho na mayroon tayong momentum. Okay. And the good momentum na mayroon ho tayo is that mayroon tayong excitement, sir. Mahirap yung momentum ay hindi maganda. Yung tinatawag natin, sa basketball, mayroon kaming tinatawag na pag wala kang momentum talaga, kahit anong gagawin mo, wala talagang mangyayari. Pero pag mayroon kang momentum, ito na yung magsusustain sa'yo. Okay? Yung magsusustain sa'yo na maipanalo mo yung laban na ito. Now, if we are transitioning from one place, one time to another time, it's good that we have a momentum. So, looking forward 2021 and praying that our excitement will be doubled. And the only way that we can double our excitement and joy in 2021 is to draw a bucket of joy in the wheels of salvation. Mga kapatid sa pananampalataya, not just we celebrate Christmas, we are able to connect the joy of this season, joy and Christmas celebration, joy and salvation. And I pray that the momentum, the excitement of serving the Lord will be all experience sa buhay natin. And we will let the Holy Spirit to guide us. Because just what I have said, the Holy Spirit role is to make people excitement in serving the Lord. So looking forward, brethren, that as we look forward serving the Lord 2021, taglay natin ang kagalakan ng ating pananampalataya o ng ating kaligtasan, taglay natin ang puso na excited sa nais ng Panginoon na mangyari sa darating na 2021. Are you excited? Praise the Lord. Let us pray. Father God in heaven, maraming salamat, Panginoon. Thank you for filling us with joy this season. Thank you because you are good. Thank you because Christ has come and salvation is ours. Christmas is all about joy because joy comes from Jesus. And Christmas is all about Him. Bilang mga mananampalataya, nawa Panginoon ay maging maliwanag sa amin the correlation between joy and Christmas and the correlation between joy and salvation.
There is no true joy without salvation. And there is no true salvation without joy. Thank you, Lord, for this idea. Thank you for the third candle of the Advent wreath that we have this morning. I pray, Father, that it become clear to us, Panginoon, na bilang mga mananampalataya ay nagniningning ang kagalakan sa aming mga puso. Regardless of the circumstances and regardless, Panginoon, of any challenge na dumarating, Panginoon, sa buhay namin. Thank you for sending Jesus to save us from all our sin. Thank you for this season that you have given us. Bless our time together in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor, sa mensahe na inyo pong dinala. Reminder para sa atin na tunay nga na ang joy ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Napakaganda nung sinabi niyong quotation na true joy ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Kung wala yung salvation, wala talaga, din natin ma-experience yung true joy. At kung meron tayong salvation, dapat na-experience natin yung true joy na makikita natin. As a response sa ating napakinggang mensahe, kantahin po natin ang Joy to the World. Kantahin natin ang lahat ng stanza. And sa fourth stanza, hiling ko lahat na magtayo sa fourth stanza po. Sa ating offering. Let's pray. Dakila naming Diyos na banal na sa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa oras na inyo pong binigay sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensaheng amin napakinggan patungkol po sa joy. Amin pong Panginoon, dalangin na nawa kayo po ang patuloy na magpaalala sa amin na true joy is only found sa inyo po. Ayon pong dalangin na itong joy na amin pong natamasa dahil sa kaligtasan mula sa inyo ay amin pong maiproclaim sa ibang tao. Kagaya ng mga shepherds, Panginoon, nakita nila ang sanggol na si Jesus, kanilang iproclaim ang mensahe ng kaligtasan sa ibang tao. Salamat din po, Panginoon, sa
time na ito na inyo pong binigay sa amin, privilege na ibalik po namin ang biyayang nagmumula sa inyo. Kayo po yung makapagbigay, Panginoon, sa inyo. At amin pong dalangin na kayo pong gumamit ito sa ikilalago na inyo pong gawain sa lugar na ito. We are looking forward, Panginoon, sa inyo po pong gagawin sa amin sa susunod na taon. And amin dalangin na kayo patuloy na gagabay sa bawat isa sa amin. Ang lahat na ito amin dalangin sa tayong pangalan na ayon Panginoon Jesus. Amen. Good morning. With great sadness in our hearts, let us pray and send our sympathy to Kuya Nelson Bautista for the passing of Ate Nere. Yesterday, 6 p.m. So, wala pa akong update, but hopefully, we can conduct service kalooban ng Panginoon. Kahapon po talaga na kahapon ay nag-send si akin si Kuya Nelson prayer request at tining Ate Nere. But this morning, inangjina send us a message. Send us a message about her death. So we will send sympathy and condolences to Kuya Nelson and his family for passing of Ate Nere. So yun yung nakakalungkot na balita. And marami pang ibang mga actually mga friend, mga pastors na nasa US na nag-send din ng mga prayer request to pray for them because they were actually infected, suspected with ano, mga maedad na yung mga pastor. I don't know, Pastor Dindo, I think, Kapural once speak sa simbahan natin, friend of Mr. Yap. Send also prayer request. Prayer request, mga infectious, na-infect siguro ng, ano, ng COVID. Si Pastor Gapilango din, matanda. Bumaba yung kanilang oxygen level. So, mga ganun, suspected talaga yan. So, marami hong humahabol pa sa 2020 na ito. Okay? Pagsimula pa lang, hindi na maganda. Pagtapos, hindi pa rin maganda. So hopefully, we can rebound by the grace of God with 2021. So just keep on. Praise the Lord for how you sustain your commitment, your devotion to the Lord this 2020. And thank you for your presence. When we started our online, you are all present with your online. And we start our, while you are online, we stayed also with the physical, and we are able now to have this blended worship service. Thank you very much for your support. And I know it, that because of your commitment to the Lord and to the work of the Lord, this was become possible. So, ano man ang kalooban ng Panginoon sa atin sa 2021, we just be conscious of His leading and i-sustain lang natin yung ating momentum, yung ating excitement, yung ating joy sa paglilingkod sa Panginoon. So, for our announcement, patuloy natin itinataguyod yung atin pong Sunday School. Every Sunday afternoon, nandun sa ating, doon sa inyong mga groups, okay? Kay Ma'am G, kay Ate Chi, kay Hannah, kay Karen, na mga lessons ay masusundan ninyo doon. So never fail to support and participate because you will learn a lot in our Sunday School. And of course, ating prayer meeting every Wednesday, 6 p.m. So, continue to pray for our ministries, looking ahead for more meaningful activities na mayroon ho tayo. So, though marami ba tayong nami-miss yung ating choir ministry, music ministry, let's continue to pray because adjustment is still very crucial. Lalo na sa panahong ito, ipag-pray nyo rin kasi mayroon daw bagong strand ng COVID na mas mabilis manghawa kaysa nauna.
So, we are not safe. Patuloy lang nating ingatan ang ating mga sarili. But again, we always remind you, if you want to join physical service, register to Pastor Aaron. Okay? And of course, sa mga announcement natin, ang reminder, doon po tayo sa ating Facebook account, sa ating mag-tune in lang kayo doon for some reminders. And again, I praise the Lord for your presence this morning. And we conclude this year in our worship service with your presence, and God is truly blessed by your participation sa atin pong physical gathering. So tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po'y magwakas sa atin pong gawain sa umagang ito. Tayo po'y sumasamang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon na kayo po'y napakabuti at kayo po ay dakila. Panginoon, amin pong pinapasalamatang lubos ang kaligtasan na aming natamo at ang kalakip nito na kagalakan. Lord, isang pribilehiyo namin, Panginoon, na hindi po namin pwedeng i-overlook, Panginoon, yung excitement sa paglilingkod sa inyo, regardless kung anumang mga hamon, mga problema, at anumang balakid, Panginoon, sa buhay namin. Amang banal, kami po'y nagpapasalamat ng lubos sa inyo kung paano kami inyong iniingatan sa nakalipas na mga buwan. At siya ding kiniklaim namin, Panginoon, kung paano ninyo kami pinoprotektahan sa nakalipas na mga araw, ay siya ding pag-iingat ang aming hinihiling, Panginoon, na ipagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin sa pagharap namin ng panibagong taon at panibagong linggo na puno, Panginoon, ng uncertainty. Lord, thank you for sustaining us by your grace, Panginoon. Maraming salamat sa inyo pong pagtaguyod sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa pagkaloob ninyo ng kalakasan sa aming lupang katawan. Salamat sa pag-sustain ninyo sa aming mga trabaho, resources, Panginoon. And thank you for making our family na buo kami, Panginoon. Lord, we also extend our sympathies and condolences. We pray for comfort for Kuya Nelson Bautista and his family for passing of Ate Mary. And the whole family, Panginoon, who are in grief sa oras na ito. Bring to them comfort, peace, na mayroon po kayong dakilang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. And those of us who are alive, Panginoon, and strong, I hope that we will not waste, hindi namin masasayang, Panginoon, ang kalakasan na yung ipinagkaloob sa amin for our selfish intention, Panginoon. But we must balance na magamit namin ang kalakasan ipinagkaloob ninyo sa iyong kaluwalhatian din, Panginoon. We must learn how to be conscious of your of the ability that you have given us, Panginoon. The wisdom, the knowledge, the strength. Ama, muli, thank you for the lessons that we have learned throughout 2020. I pray that it will become a reference point, Panginoon, where we can do more for the Lord this coming 2021. As we make a transition from today and the next Sunday, Panginoon, Lord, give us the momentum. Give us the excitement, the gladness, the firmness, Panginoon, to hold on to your promises
pantuklin ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat nasa. To our brethren who are not present this morning sa kailang mga tahanan, recovering from sickness, and also avoiding any illnesses, Panginoon, I pray for your protection and your blessing, especially for our elderly, and the same time, Panginoon, sa mga patuloy na nagtataguyod ng kanilang mga trabaho sa kanilang mga tahanan, Panginoon, at sa mga nag-opisina. Sa darating na linggo, kayo, Panginoon, patuloy na mag-iingat sa bawat isa. Muli, Panginoon, we uphold to you in prayer, each one of us. I pray, Father, that we will continue to devote ourselves sa inyo. Because devotion to you, Panginoon, will always count. Thank you for faithfulness of each one who supported our physical gathering every Sunday. Thank you for the material blessing, financial blessing that you have given to us, that we are able also to support your ministry. I pray, God, this coming year, we will experience financial breakthroughs and prosperity, not only in material blessing, but even in our faith and our Christian life. Freedom from all sins. Thank you, God, for this opportunity this morning that you have given us. As we look forward, Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Kayo po ang magabay sa amin. Now, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen.